Sa mga dre, Kingson here. So welcome back to my channel. So today's episode, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga fines and penalties ng LTO kapag nahuhuli tayo ng iba't ibang klaseng violation. What? So, hindi natin patatagalin ito mga dre. Napaka-simple lang naman itong topic na to. Yung shoutout sa later part of the video. So stay tuned mga dre. So, to start with, ang unang violation kung sakaling na-apprehend ka at ito yung naging violation mo ng LTO officer or ng ibang enforcer. Kunyari, wala kang lisensya ang dala. Umbalta mo rito kagad mga dre. 1,000. So, number 2, yung hindi pagdala ng ORCR. Matik yan mga dre. Paano kung yung OR mo dala mo pero yung CR mo hindi mo dala? Considered as violation pa rin siya mga dre. Paano kung yung CR naman yung dala mo? Ganun pa rin. So, magkano ang violation nito o magkano yung multa? Another 1,000 pesos mga dre. So, 2,000 na, no? So, yung sunod na violation naman ay expired yung dalang lisensya. So, iba to dun sa, na, ano, sa walang dalang lisensya kasi mga dre. Yung expired ng lisensya, matik yan. Ang violation mo yan mga dre is 3,000. So, imagine, hindi mo lang pag-renew ng lisensya mo. Although may lisensya ka nga, may lisensya ka naman, kaso pasaw nga lang. Eh, magre-renew ka. Kailangan magre-renew. Tapos nahuli ka ng, ano, ng enforcer, paso yung lisensya mo, matik yung 3,000. So, yung next violation is, paano kung revoke yung lisensya ng motor? So, matik yan, 3,000 ang violation yan, mga. Kung hindi naman tama yung restriction code mo, nyari, ang restriction code mo sa lisensya mo is pang motor lang. Ngayon, nahuli ka, ang dala mo, sasakyan, 4 wheels. Ayun, matik yung 3,000 yung violation mo doon, mga dre. Tapos, kunyari, nahuli ka naman, nadala motor mo. Tapos, o kaya yung sasakyan mo, eh, yung lisensya mo lang, student permit pa lang. Oh, paano yun? Alam natin mga dre na violation nyo kasi hindi ka allowed mag-drive ng isang motor vehicle kung student permit pa lang ang dala mo. Unless meron kang kasama sa sasakyan o may background ka na dun sa motor mo na merong driver's license na non-pro o kaya professional. In that way, makakalusot ka kasi, yun nga, on the process ka pa lang ng pag-aaral ng motorsiklo o ng pagdadrive ng motorsiklo o ng sasakyan. Kaya kailangan mo ng supervision o kaya gabay na mga non-pro o kaya professional drivers license carrier. Tapos, nakalimutan mo, bukas ka pa pala, bukas ka na magre-renew. Paso na bukas yung registro ng sasakyan mo o ng motor mo. So, nahuli ka ngayon kinabukasan, paso na yung registro mo. Matag yung mga dre, violation yun. Alam mo magkano? Mura lang naman dre. Tumataging, tingna, 10,000. Diba? Ang sakit nun sa bulsa mga dre. Ganun, applicable din to dun sa mga bagong labas na motor. Tapos, beyond 7 days na yung motor nila from the day na kinuha nila. Kasi meron tayong nakukuha na permit to travel na good for 7 days lang eh. Ito yung allowance natin from pagkakuha natin ng sasakyan natin o ng motor natin sa kasa to register it dun sa LTO. So, 7 days lang enough na yun mga dre. Eh, paano nga, boss me, kung yung dealer ka naman hindi naasikaso yung restore na sasakyan ko sa LTO. Mga dre, kulitin nyo ng kulitin yung dealer nyo. Although may sabihin silang time frame, dapat within 7 days lang ma-rehisto na nalang yung motor mo dun sa LTO. Kasi, kaya tumatagal yung pag-rehisto ng sasakyan o ng motor nyo, mga dre. Kapag kumukuha kayo sa dealer, ang ginagawa kasi nila, iniipon nila ng iniipon hanggang, kunyari, ang gagawin nila, makaipon muna sila ng 50 sasakyan o 50 motor bago sila magtungo ng LTO at irehistro yon lahat ng motor sabay-sabay. Kaya tumatagal ng tumatagal yung pag-rehistro. Kaya meron din sinasabi na makukuha mo yung ORCR mo after 30 to 60 days. May ganun sila eh, di ba? Pero dapat hindi ganun. Kasi, tapos, huwag na huwag yung paper man ng waiver na kapag nahuli kayo na paso yung, ay wala pa kayong ORCR at hindi pa rehistrado yung motor nyo o sasakyan nyo, eh labas na si dealer doon. Huwag yung paper man ng ganun mga dre. Hindi yun pa pwede. Dahil, kung sakali mahuli kayo na wala pa kayong rehistro o paso yung rehistro nyo, ay di, pag sakali mahuli kayo na wala pa kayong ORCR o hindi pa rehistrado yung sasakyan nyo o yung motor nyo,
magsha-shoulder kasi nun si dealer. Assigned pa doon sa violation nyo. Mas malaki yung violation kay dealer kaysa sa kay rider. So, ito naman, itong susunod naman mga dre, applicable to dun sa mga nag-engine upgrade o kaya nagpapalit sila ng crankcase or ng engine mismo o kaya ng chassis. Kapag ganito mga dre, kapag nagpapalit kayo ng makina, hindi talaga yung original na makina nyo. Kunyari, nag-upgrade kayo. Eh, kunyari, sumabog yung makina nyo. Kailangan palitan na talaga ng buo lahat. So, ganun. Tsaka yung sa chassis, kailangan mga dre, i-re-register nyo yun. I-update nyo yung register nyo na nagpalit kayo ng makina at saka ng chassis. Kasi kailangan i-update ni LTO yung chassis number at saka yung engine number dun sa documents nyo. In that way, kung sakaling magkakaroon verification, magtutugma yung nasa papel at saka mismo nandun sa unit ng motorcycle. So kung sakaling mali yung ano, hindi tugma, ang violation mo dan, another 10,000, di ba? Yayamanin! So, another violation mga dre, yung pagpapalit ng plaka o ng sticker sa ibang sasakyan o motorsiklo. So, ibig sabihin nito mga dre, kapag yung, kunyari, yung motor kunyari, meron akong RS150. Tapos, inilipat ko siya dun sa Raider 150 ko. Ang magiging violation mo doon, mga dre, 10,000. Wag na wag niyong gagawin yon. Same din yun sa sticker. So, wag na wag niyong ipagpapalit. Kasi, yung sticker naman natin na ng yung may year, meron kasing serial number yun eh. So, yung serial number nun, nakatugma dun sa registro ng motorcycle mo. Kapag nilagay mo siya sa iba at na-detect ng LTO na mali yung sticker na nakadikit sa'yo, ganun sa simpleng gawain na yun, mga dre. 10,000 yun. So, huwag na natin gagawin yan. So, ito mga dre. Marami to. Marami ka makikita ng ganito. Kahit saka magpunta, meron ganito. Lalo na sa Tondo. Doon, Tayuman yung lagi yung dinadaan. Saka sa probinsya, meron din ilan-ilan din. So, yung kunyari, ang sasakyan mo, may defective. Para kang headlight. O, defective yung headlight mo. Yung salamin mo, wala. May side mirror ka man, pero wala naman yung mismong salamin. Yung holder lang. O kaya, yung busina mo. Yung busina mo naman, nakakabit nga, pero hindi naman tumutunog. Nakakabit nga, o kaya, defective naman, sobrang hina. Yung talagang, ganun lang yung tunog, di ba? Yun, defective na yun pag ganun yung busina. Sa preno din naman, kapag kunyari, meron kang front brake, tapos wala kang rear brake. Yun, ganun din yun, defective din yun. Same, vice versa din. So, kapag ganito yung mga violations natin, mga dre, ang magiging penalty mo dyan is 5,000! So, imagine mga dre, wala ka ng side mirror, 5,000 na agad, di ba? Kaya mahal yan mga dre kasi ang side mirror, napakahalaga niyan. Safety precaution niyan ng mga riders sa mga nagmumoto. Kasi kung wala yung side mirror, hindi mo makikita yung nasa likuran mo. Eh ano gagawin mo? Lilingon ka pa para lang makita yung nasa likod mo, di ba? Huwag ganun mga dre. Tapos gumamit tayo ng standard na side mirror na hindi mas maliit pa dun sa yung makikita natin mga sobrang liliit sa sobrang kikitid ng, ano, ng side mirror. Huwag gumamit ng ganun mga dre kasi mas maporma nga yung motor mo. Eh, yung safety mo naman yung sinasaalang-alang mo. Diba? Pangit yun mga dre, maling gawain yun. Oo, wala akong pakialam doon sa pag-install ng mga side mirror na gusto nyo. Yung preferred yung side mirror doon sa motorcycle nyo. Pero sana naman mga dre, ilagay natin sa tama, yung sa standard pa rin. Nasa standard pa rin yung size ng side mirror natin para hindi tayo naabala at hindi tayo nakakaabala sa ibang motorista. So, another violation mga dre, kapag nagpapalit ka ng disenyo o ng kulay ng sasakyan mo o kaya ng motorcycle mo. Ngayon, paano natin malalaman kung nagpalit ka ng disenyo? Kunyari, yung motorcycle mo is Raider J. Tapos, pinalita mo yung fairings niya, ginawa mo pang Raider 150. Yun, matik yun mga dre. Violation yun. Kasi, naiba na yung mismong design ng motorcycle mo. Parang magkakaroon siya ng confusion. Kasi ang motor mo Raider J pero yung kaha mo Raider 150. Ano 'yun, 'di ba? So kailangan mo tignan pa yung documents para ma-distinguish mo na Raider J pa talaga 'yun. Ay Raider J pa talaga yung motorcycle, hindi Raider 150. Sa kulay naman mga dre, magiging violation mo lang 'yan kapag hindi dominant yung kulay na motorcycle mo dun sa nakalagay sa papel. Explain pa natin yan na mas maigay mga dre.
Ang tinitignan kasing kulay na sa motorcycle is yung fairings lang. Hindi kasama dyan yung accessories natin o yung kulay ng mags, yung kulay ng rear set, o yung tail light, yung rear fender. Yun, hindi yun. Tinitignan lang yung buong fairing lang mga dre. Yung wala headlight, yung sa may yung cowling, hanggang doon sa leg shield at saka doon sa back fairing. Yun lang yung tinitignan niya mga dre. Pati yung sa, kasama na natin yung front fender kasi may kulay din yun, di ba? So mga dre, eto yung sa previous vlog natin. Mabago pa yung vlog natin yun eh. Paano kapag hindi ka nakasapatos at chinelas ka lang, nahuli ka ng enforcer? Ngayon, at ang violation mo stress ko dahil nga you're wearing slippers and you're not wearing shoes, di ba? So ang magiging violation mo rito, ang multa mo rito mga dre, 2,000 pesos, di ba? Eh yung sa 2,000 yun, imbis na ibayad mo doon sa LTO, pagpili mo na lang sapatos, di ba? Pang motor mo, di ba? Simple as that mga dre, di ba? So ito mga dre, itong susunod na to, yung issue ng lahat dun sa mga, dun sa previous vlog ko na nahuhuli ng mga LTO officers sa pagsuot ng no helmet o kaya gumagamit sila ng nutshell na helmet mga dre. Ang dami talaga nagre-reklamo dun sa nutshell na yun. May helmet naman daw, inuhuli pa, di ba? Pero hindi kasi tama yung helmet na ginagamit nila. So yung kapag nahuli ka o nagkaroon ka ng violation na no helmet mga dre, ang matik yan, magiging fine mo is 1,500 pesos. Same lang din siya dun sa no helmet pagdating sa back ride. 1,500 lang din siya dun sa first offense. Pag second offense mo na ng helmet, ibig sabihin, ang magiging fines mo or yung magiging babayaran mo sa LTO ay 3,000! Tapos, hindi ka pa na kontento, inuulit mo pa mga Andre! Oh my God! So, magiging third offense mo na. Doon sa third offense mo, kagaya nung doon sa isang video ko na, o sa isang vlog ko, na yung unang-unang vlog ko na LTO at saka HPG or PNP na nag-joint forces doon sa, checkpoint. Pero isang rider doon at pangatlong violation niya na. Same violation, third offense niya na sa no helmet. O, tama, yun yung no helmet yung violation niya. So, kapag third offense mo na, magiging violation mo is 5,000 pesos na. Di ba? Ang bigat sa bangs. Di ba? Nakaganong mo na pag namabahay tulad. So, after ng third offense, napakatigas ng ulo mo mga dre. Di ba? Hindi ka na kontento na sa 5,000. O, gusto mo pang dagdag ka kasi yayamanin ka. Marami ka naman kapang pambayad ng na magiging violations mo. Yung mga fines and penalties ng LTO. So, dahil yayamanin ka at inulit mo ulit yung violation mo na at nakakuha ko ulit ng panibagong violation, and no helmet, edi matik na yun mga dre. 10,000 ulit yun. Lahat ng magiging violation mo, yung succeeding violations mo from your fourth offense na no helmet, 10,000 na ng 10,000 yun. So, di ba, mga dre, ang sakit sa bangs. Pero kung yayamanin ka naman, barya-barya lang yun. Wow! Doon sa mga nagmamagagaling dyan, na mga dre, na yung mga masyadong pabibo, masyadong matatalino, kumukuha ng ICC sticker or PS sticker doon sa mga iba't ibang appliances na meron silang nakikitang ICC sticker. Ngayon, kapag ka na-determine ng LTO yan o ng enforcer dahil meron naman talaga silang pan-check nun kung paano madidistinguish na pang motor yung ICC sticker na nakalagay sa helmet gamit ang scanner, mga dre. Yun, matik yan. Kung ano yung violation sa no helmet, yun din yung magiging violation nyo dun sa paggamit ng peking ICC sticker o kaya PS sticker. So, dun sa mga mamaru at saka yung mga mema at saka dun sa mga mahilig kumuha ng mga ICC sticker dun sa ibang appliances, well, it's up to you mga dre. Kung gusto nyo magbayad ng 1,500 tapos 3,000, 5,000, then 10,000 ng Thailand dun. Oh, well, nasa inyo yan mga dre. Hindi ko kayo pinipilit. Ang sinasabi ko lang, ang ginagawa lang natin din sa vlog natin na to is kung ano yung standard. Tapos hindi natin alam, nagiging reckless na pala tayo, di ba? O, doon sa reckless driving na yun, ang unang violation mo doon is 2,000. Ngayon, sa second offense mo ng reckless driving mga dre, ang magiging violation mo na, ang babayaran mo na is 3,000 pesos na. Sa third offense, magiging 10,000 pesos. So lastly mga dre, ito yung paggamit ng mga cellphone habang nagda-drive. Ang motorsiklo ka man o nakasasakyan ka. Kung gagamit ka kung gagamit ka ng cellphone mga dre sa mga nagmo-motor, especially din sa mga angkas riders at saka grab riders, huwag tayo mag-cellphone mga dre.
habang nagmamaneho o umaandar yung motorsikla natin. Kasi alam natin na nawawala yung paningin natin dun sa kalsada o dun sa harap na sa harap natin. So what if may biglang nag-cut, hindi natin nakita kasi nagsa-cellphone tayo. So kung gusto natin gumamit ng cellphone, mga dre, huminto tayo at saka natin tignan yung cellphone. O kaya saka natin tayo magpipindot dun sa cellphone. Wala namang masama dun eh. At least safe tayo. At safe yung ibang motorista sa atin kapag gumagamit tayo ng cellphone. So sa first offense na paggamit ng cellphone is 5,000, mga dre. Napakabigat niyan. So imagine, gumamit ka lang, nagpipindot-pindot ka lang saglit ng cellphone, tapos nakakita ka ng enforcer. May ticket ka kagad ng 5,000, di ba? Ang sakit sa banks. Ngayon, inulit mo pa, second offense na, 10,000 agad. So, napakasakit talaga sa dibdib ng mga dre, 10,000. Kaya lang kasi, napakadelikado nga kasi itong gawain na to. Kaya mataas yung violation nito, o mataas yung penalty nito, mga dre. Tapos sa third offense mo, 15,000. Tapos may 3-month suspension ka pa ng driver's license mo. Diba? Saan ka? Eh, makulit ka. Talagang ikaw yung ano, si Juan Kulit. Diba? Napakatigas ng ulo mo. Inuulit mo pa, fourth offense. O di, may yun. 20,000 penalty mo. Tapos, pala ka ng lesensya, mare-remove yan. Diba? Parang kasimple. Ito yung pagdadrive ng motor o kaya ng sasakyan under the influence of alcohol. O kaya rin nakainam tayo sa Tagalog. So, magiging, kapag napatunayan to sa korte na nagdadrive ka ng sasakyan o ng motor na nakainom ka, magiging first offense mo dyan ay makukulong ka ng 3 buwan. Tapos, ang babayaran mo na penalty is within 20,000 to 80,000 sa first offense pa lang yan. Yun ay kapag ka wala kang ibang nasaktan o wala kang napatay habang nagmamaneho ka ng nakainom ka. So, paano kapag nakabangga ka naman? Tapos, hindi mo naman siya napatay. Physical injuries lang. Ganun pa rin. Makukulong ka. Tapos, meron kang babayaran na 100,000 to 200,000 pesos. So, paano naman kung ngayon nakabangga ka? Tapos, napatay mo yung nabangga mo. Nakakainom ka rin. Nakainom ka rin nung time na yun, mga dre. So, ang babayaran mo nun is 300,000 pesos. Up to 500,000 pesos, diba? Actually, hindi pa nga yan sapat kung tutuusin eh. Dahil hindi mo matutumbasan ng kahit anong pera o kahit anong salapi ang isang buhay ng tao, mga dre. So, don't drink and drive. So, tip lang, mga dre, dun sa mga nagtatanong sa akin, dun sa mga comment section. Yung paggamit ng rear set ay hindi yan violation. Aftermarket accessory yan eh. Naaayon pa rin naman yan dun sa standard accessory dahil meron tong passenger peg at saka meron tong footrest para dun sa rider. Make sure na kapag gumamit kayo ng rear set o ng shifter na tinatawag ng iba, make sure na gumagana yung rear brake nyo kapag ka tinatapakan nyo yung rear brake pedal. Yung rear brake switch dapat gumagana yung mga dre. Magkakaroon kayo ng violation dyan sa rear set kapag yun ay hindi gumagana. So, Yun lang yung mga dre, yung mga gusto natin i-explain dito sa bag na to, dun sa mga fines and penalties ng LTO regarding dun sa iba't ibang klaseng violation na pwede nating makuha while riding. So, shoutout nga pala mga dre kay Prince Josh, Chester Aran Asurto, Ricardo Esquivel, Mikdel Ausa, Dianapa Ilagan, Mark Arado, Arnold Peria, Jordan Alor, Foy Lintao, JB Hermida, Ryan Tabangan, Ariela's Vlog, Teddy DIY Channel, at saka kay BDJ Tibbs. So, thank you for supporting my vlog, mga dre. So, hindi ko na pababayan ito, mga dre. See you on my next vlog. So, this is pretty much it for me. In suit. Ciao!